So good day mga boss, meron tayo ngayong submersible na ayusin. Yan, submersible pump. Ito mga boss, oh. So 1 horsepower to, single phase lang. So ang sabi nito is mahina daw, mahina ang ikot. So check natin mga boss, no? So time check muna tayo sa panahon ngayon. Yan, sobrang linaw mga boss. Ayos, maliwalas. So first things first mga boss, kukunin natin tong lahat mga nakakabit dito sa itaas. Merong mga 4 na bolt, 10mm lang to mga boss. At saka kanina bago ko to binuksan ay kinunan ko to ng resistance. So far so good, okay naman mga boss ang ating coil. Wala siyang shortage, walang putol at walang sunog. So ito pala yung ating kapasitor mga boss, no. Meron siyang 30 microfarad at saka 300 volts na AC. So, meron din siyang working temperature na 25 to 70 degrees Celsius. So ngayon iset natin ang ating multimeter sa 200 microfarad kasi meron tong 30 microfarad mga boss, no, ang ating kapasitor. So itest natin itong dalawa. So itong dalawang wire mga boss ay madali lang kasi pwede na hindi markingan kasi AC nga siya. So alternating current. So ngayon ito yung lumabas. So 29.5.4 microfarad. So baliktad natin. So the same mga boss na, 29 pa rin. So okay pa tong ating kapasitor, goods pa to mga boss. So medyo basa-basa nga lang pero okay to. O itong ating base din or ang ating pump ay basa din sa ilalim. Siguro dahil dito sa O-ring medyo manipis na. So tanggalin natin ang ground at tanggalin natin tong 4 na 10mm na mga tie rod mga boss, no, or tie rod bolt. Yan, itong mga mahaba. So pag matanggal na to ay matanggalin din natin tong upper na cover ng ating submersible pump. Yan, pukpukin mo lang yan, medyo matigas yan kasi meron tong bearing sa itaas. Yan. So meron din yung parang spring ang ating bearing mga boss. Yan, yung tawag nito plate type na spring. So inalog-alog ko ang bearing kung may damage na ba. Wala naman mga boss so far. So itong ating winding mga boss, no. So maganda pa, medyo nagtataka lang ako kung bakit oily siya at mabasa-basa. So sa mga expert dyan, sino kaya ang makaalam mga boss, no, kung normal lang kaya tong oil dito. Medyo kinabahan ako nito mga boss. First time ko lang kasi ito. So kaya patungo ako dito sa pagbabaklas talaga ng lahat ng pisa na. Ngayon ay pinutol ko na tong dalawang wire. Yan, para matanggal yung pinakaulo ng ating pump. Tsaka pukpukin mo lang siya dito mga boss sa ilalim na bahagi. Yan, para matanggal tong ating coil or ang ating stator. So papakita ko muna sa inyo mga boss. So yan, pukpukpukin mo lang yan. Yan, kung makita nyo meron yung oil na lumalabas, no. So yan ang pinagtataka ko kung bakit may oil dyan sa loob. So naisip ko rin mga boss na matagal na sana itong sira kung conductor to ng kuryente itong oil na to. Siguro hindi to conductor na klase mga boss, no. Di kaya siguro mga boss kagaya to ng oil ng mga refrigerator na compressor or aircon na compressor. So ngayon lang ako nakabaklas ng ganito mga boss. So mamaya i-research natin kung bakit may oil dyan sa loob. Oh, yan oh, maraming oil yan. Yan. So oil talaga siya mga boss, sticky pa. Oh, ngayon ay so maglilinis muna tayo dito mga boss. Yan. So lahat ng mga basa-basa patuyuin natin. Tsaka itong ating windings mga boss, ang stator natin ay dadalhin ko dito sa mainit na lugar. Yan, so kitang-kita nyo dito sa labas. Tirik na tirik ang araw dito ngayon mga boss. Kaya siguro pwede na to para matuyo siya or makunan man lang ang konting oil na nakadikit sa kanya. So ganyan.
So, ngayon, dito naman tayo sa ating impeller. So, tatanggalin ko ito mga boss at titignan natin ang mechanical seal ng ating submersible pump. Kung ano ba ang nangyari, ano bang sitwasyon, kung bakit humina itong ikot niya. Tanggalin mo lang itong nut na lock ng ating impeller. Normal lang ang rotation ng nut nito mga boss. Yan, ito ng impeller niya. So, napapansin ko bakit may mga butas-butas dito ang kanyang impeller. So, first time ko rin itong makakita ng ganitong klaseng impeller mga boss. Meron palang ganito lang, isa lang ang kanyang bin. So, sunod ko sa pagtanggal itong kunya ng ating impeller mga boss, yan. And then, pagkatapos, ito namang sleeve ng ating shaft para sa kanyang oil seal. Tanggalin natin itong apat na mga alin. Tsaka itong lock ng ating bearing mga boss. So, ito muna ang tatanggalin ko bago yung alin. Then, proceed na tayo dito sa mga alin, apat. So, tanggalin natin ito. 10mm, 8mm tong alin na to, or 5mm tong alin na to mga boss, no? So ayan, nabuksan na natin. So ngayon, kanina mga boss, meron tong oil. So naubos na, nag-leak na. Merong oil dito sa loob mga boss, no? So yung lubrication, yung cooling ng ating mechanical seal. So ngayon, pagtanggal ko dito sa ceramic, meron maraming mga dumi na nakakapit mga boss. Yan. So dami niyan. Parang matitigas na sila mga boss, no? So, hindi ko naman lubos maisip kung paano to napasok dito or baka hindi sila nasala ng strainer ng ating submersible. So, na kaya nakapasok. Or nagtataka din ako mga boss, baka din teflon type na klase ng sealing to mga boss, no? Pero hindi naman. Kasi meron na siyang oil seal dito. Meron pa siyang mechanical seal. Yan, dito naman sa kabila, mechanical seal din yan. So, tinanggal ko ng spring. So, ito yung pinaka, yan, meron din yung nakuhang dumi dyan. So, yan nga ang pinagtataka ko kung bakit may ganyang klase na dumi dyan sa ilalim. Or baka teflon lang yan. So, yan din ang pinagbabasihan ko mga boss. Baka yan ang isa sa dahilan kung bakit humina ang ikot ng ating submersible pump. So, set aside ko muna yun. Tatanggalin ko muna ang kabila na mechanical seal mga boss. Meron dito kabilaan ang mechanical seal ng submersible mga boss, no? Dito sa kabilang side sa may motor side at saka dito naman sa impeller side. Meron din yung mga mechanical seal. So, ito yung carbon na sealing element natin sa upper side niya. So, ganyan to. Yan, ganyan. Magkabilaan ang dalawang carbon mga boss tapos spring sa gitna. So, ganyan. Ang spring yung magtutulak sa ating carbon na sealing element para magdikit dun sa ating ceramic. Itong puti, yan. Yan, dyan didikit ang carbon mga boss, no? So, tatanggalin din natin yan. So, pinukpo ko ang shafting para matanggal tong ating shafting at saka bearing. Then, chinecheck ko ang bearing kung okay pa. Okay pa naman, mas maganda pa ang bearing, wala pang alog. So ito, tatanggalin natin itong pinaka-ceramic niya, itong puti na sa part sa mechanical seal. Yan. So okay din yan. So far so good. So lilinisan lang natin ito, tatanggalin natin ang mga oil. Yan. Then lahat ng parts sa mechanical seal, lilinisan din natin. Dito mga boss, meron yung oil seal. Ito yung parang sleeve niya mga boss, no? Bago ikabit ang impeller. So, yun yung sinisitingan ng wheel seal sa impeller side. So, ngayon, kinabit ko na ang wheel seal doon sa motor side, mga boss. So, ito ng... yung mechanical seal pala sa motor side, kinabit ko na. Tapos, nilagyan ko ng spring. So, ito namang mechanical seal sa impeller side ang aking ikakabit. So, kabilaan nga ito, mga boss, tulad na sinabi ko kanina. Tapos, maglalagay pa rin tayo ng oil dito. Yan. So, tula ko lang ng konti yan para meron siyang play. So, ang spring ng bala dyan sa ilalim mga boss, no? Para mag-seating. So, tinanggal ko lang siya para makita nyo. Yan. Yan, yung carbon side dapat. Ganyan, ganyan ang posisyon niya. So, remember nyo yan mga boss, no? Yung carbon side at saka ang ating yung ceramic type na ceiling or ceramic na element ay magkadikit silang magkadikitan yan. So, kinabit ko rin itong sa ceramic itong puti mga boss dito sa side ng ating impeller. So, kinayan. So, naglagay ako ng oil
pang lubrication niya. So, naglagay din ako ng mga sealant, mga boss, kasi ang o-ring niya medyo manipis na. So ayun, may bula pa. So ayan, kinabit ko na ang apat na alin. And then higpitan ko na to, mga boss. So pagkatapos nito ay ito namang ating sleeve. Diyan. Yan, yan yung sinisitingan ng wheel seal sa impeller side, mga boss. Meron niyang wheel seal. So ilagay natin ang key ng ating impeller. Yan, kunya. Tapos pukpukin natin ng konti para bahagya siyang mag punta sa ilalim. Tapos ang impeller na, lock washer and then lock nut. So higpitan natin siya ng ating mahiwagang impact wrench. Yan. So normal lang higpit nito, ang rotation nito, paluwag at saka pahigpit, normal na rotation lang. So ganyan, ito na. So na-symbol na natin siya. Yan, tinest ko yan. Kung meron bang mag-leak, naikot-ikot ko yan, pinokpo ko yan, mga boss, ng ating rubber hammer na maliit, kasi nga para mag-seating yung spring. Yan, para mag-seating ang ating mechanical seal. So pagkatapos niya, naikabit ko na to sunod, mga boss, no? Kaya nilagyan ko na ng sealant. So ikabit ko na siya sa pinaka-housing niya. Yan, dun sa may bulyot niya, nga casing ng ating submersible pump. So ikabit natin tong apat na bolt niya, 10mm. So para ma-secure siya dyan. Tapos higpitan. So sa ganitong paraan, mga boss, ay mas madali mo lang ma-check ang ating submersible pump. So far walang sunog ang motor, maganda pa. Saka natuyo na siya, mga boss. So ngayon, dito na ang time na naglalagay ako ng sealant din dito sa motor na side. Yan, kinabit ko na ang ating motor, yung ating stator. Tsaka pukpukin mo lang ng konti para mas mag-fit siya, mga boss, no? So naglagay din ako ng sealant dito sa upper na casing para sa hindi siya pasukin ng tubig, mga boss. So pukpukin natin to ng ball hammer kasi medyo matigas to ng konti, mga boss, kasi nga mayroong bearing dito sa itaas. So ang pagpukpuk ay ikot-ikot lang. So wag lang isang side kasi nga baka mag-crack siya. Tapos kinabit ko na ang ating kapasitor. So ngayon tatap ko na ang mga wire ng ating kapasitor. So madali lang itong itap, mga boss, kahit magbabaliktad-baliktad, okay lang yan. So ngayon pinutol ko yung connection ng ating submersible, mga boss, para sa kanyang plug. Ngayon ikakabit ko na lang siya. So lagyan na lang natin ng electrical tape. So kinabit ko na dito ang kanyang ground, itong kulay green na wire. Tapos ayan, naglagay na ako ng electrical tape. So okay na yan. And then maglagay din tayo ulit ng sealant dito, mga boss, no? Itong gasket maker, para hindi talaga papasukin ng tubig ang ating submersible. So ngayon ikakabit ko na ang apat na bolt dito, mga boss, yung mga tie rod natin. Pagkatapos doon, ikabit ko na itong pinakahidir na cover natin. So apat lang na nut dito, 10mm. Yan. So tapos higpitan natin. And then malapit na tayong matapos nito, mga boss. Pagkatapos na higpitan nito, ito namang ating connection sa wire. So naglagay din ako ng sealant dito, mga boss, no, para sigurado. So ito na ang testing natin. So ayan, malakas na siya, mga boss. So pakinggan niyo ang testing. So nalaman ko, mga boss, na meron nga pala talagang mga submersible pump na may oil sa loob ng kanyang motor or kanyang coil. So hindi ko na napakita, mga boss, pero nalagyan ko na to ng oil. Maraming salamat. God bless. Ano mabuhay. Please share.